Magandang araw mga bata! Panibagong pagkakataon na naman para mag-aral ng salita ng Diyos. Excited na ba kayo? Pero bago ang lahat, tayo ay mananalangin. Let's pray! Lord, salamat po sa panibagong araw na inyong binigay. Gabayan niyo po kami sa aming pag-aaral at bigyan ng pangunawa upang maisaisip at maisapuso namin ang aming matututunan. Gawin niyo po kaming mababait at mabubuting bata. Sa pangalan ni Jesus, Amen! All the nations of the earth, praise the Lord who brings to... Mga bata, awit tayo! Ngayon, basahin natin ang ating memory verse, Matthew 3:17. And lo, a voice from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Ngayon, basahin naman natin siya ng mabagal. Matthew 3:17. And lo, a voice from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Last na, Matthew 3:17. And lo, a voice from heaven, saying, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Magaling! Mga bata, naranasan nyo na ba na naging masaya sa inyo yung mga magulang nyo dahil may ginawa kayong mabuti? O di kaya dahil sinunod nyo sila? Hindi ba napakasaya nga talaga na nakikita nating masaya ang mga magulang natin para sa atin? Sa kwento natin ngayon, malalaman natin kung paano ito ginawa ni Jesus Christ at kung paano siya naging mabuting halimbawa sa atin. Bago nagsimula ang pagmiministeryo ni Jesus sa lupa, may isang lalaking nadadamitan ng balat ng kamelyo, may pamigkis sa baywang, kumakain ng balang at ligaw na pulot-pukyutan ang nangangaral sa ilang ng Judea. Siya'y nagngangalang John. Sinabi niya sa mga tao na ang kaharian ng langit ay malapit nang dumating at dapat magsisi sa mga kasalanan at malinis sa pamamagitan ng bautismo. Dahil sa kanyang pagbabautismo, siya'y kinilala bilang John the Baptist. Ang lalaking ito ang siyang tinutukoy na isang propeta na nagsasabing, "Ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang, ihanda ninyo ang daan ng Panginoon, gawin ang kanyang landas na tuwid." Ang pangangaral ni John the Baptist ay kumalat at nalaman ng maraming tao, kaya't marami ang nagpunta sa ilog ng Jordan upang magsisi sa kanilang mga kasalanan at magpabautismo. Habang ang lahat ay totoo at mataimtim sa kanilang ginagawa, may mga ilan lamang na pumunta upang makita ito, ngunit hindi dahil gusto nilang mapalapit sa Diyos. Sila ay ang mga Pariseo at Saduceo. Pinalaan sila ni John the Baptist na hindi nila maluloko ang Diyos sa kanilang pagpapanggap at yaong mga totoo lamang nananampalataya ang makakatanggap.
Pinagpatuloy ni Jan ang kanyang babala nang simulan niyang ilarawan ang isang espesyal na darating bago pa man siya. At kanya pang sinabi sa kanilang lahat, "Ako ay tunay na nagbabautismo sa inyo ng tubig, datapwat ang isa mas makapangyarihan kaysa sa akin ay dumarating, na kahit sa tali ng kanyang sandalyas ay hindi ako nararapat magkalag o hawakan. Siya ay magbabautismo sa inyo ng banal na espiritu." Marami ang napaisip kung sino ang tinutukoy niya sa kanyang mga sinasabi. Isang araw, isang lalaki na nagmula sa lugar ng Galilea ang dumating upang magpabautismo. At ito'y nakilala ni John kung sino ito. Siya ay si Jesus, ang ipinangakong Mesiya o tagapagligtas na kanyang tinutukoy sa mga tao. Si Jesus ay nagtungo sa ilog ng Jordan upang magpabautismo kay John. Subalit, pinawalan niya ito at sinabi sa kanya, "Ako ang kinakailangan na bautismuan. Ngunit ikay lumalapit sa akin upang bautismuan ka?" At sinabi ni Jesus, "Nararapat lamang na gawin ang kalooban ng Diyos bilang pagsunod sa Ama at tayaan mo nawa na ito ay mangyari." Sa gayon, siya ay pinantulutan niya. At si Jesus, nang siya ay nabautismuan na, ay umahon mula sa tubig. At narito, ang langit ay nabuksan sa kanya at nakita niya ang Espiritu ng Diyos na bumababa tulad ng isang kalapati. Ang nakakamanghang pangyayaring ito ay sinundan ng isang malakas na tinig na nagmula sa langit at sinabi, "Ito ang aking minamahal na anak, na sa kanya ay lubos akong nalulugod." Tinuturo ni John the Baptist na ang mga tao ay makasalanan at ang mga kasalanan ito ay dapat talikuran at pagsisihan at sumunod sa pagbabautismo. Ngunit, hindi ibig sabihin na nagpabautismo si Jesus ay isa siyang makasalanan sapagkat siya ay perpekto at wala siyang kasalanan dapat pagsisihan. Maging si John the Baptist, hindi siya nakapaniwala na lalapit sa kanya si Jesus Christ at magpapabautismo. Kinilala niya pa rin ang kanyang sarili na isang makasalanan at walang karapatan na magbautismo sa isang walang salang anak ng Diyos. Ngunit, sinagot siya ni Jesus na ito ay nararapat. Kaya tandaan din natin na ang pagpapabautismo ni Jesus ay may layunin. Ito ay nagpapakita sa atin bilang isang mabuting halimbawa ng pagsunod sa nararapat na kalooban ng Diyos. Para sa ating pagtatapos, tayo nang manalangin. Let's pray. Lord, maraming salamat po sa aming natutunan. Ikaw ay naging mabuting halimbawa sa amin sa pagsunod. Maraming salamat po sa buhay ng mga batang ito. Nawa sila po ay pagpalain niyo po at sila ay lumaki nang nasa ayon sa inyong kalooban. Patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang sa inyo at gawin niyo po kaming mabubuting anak ng Diyos. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat mga bata. Hanggang sa muli. To show that you believe and you spell it.